Hey, good morning, mga kitsa. Tarat, samahan nyo ako ulit. Kumain ng agahan. Kasi, ano, tawag ito. Dito tayo kumukuha ng lakas. Araw-araw. Kaya, huwag nating kalimutan kumain. Sa umaga. Oras karon is 8:55 dito sa Saudi Arabia. Pero ako kasi dito guys. I have coffee. Good morning sa inyong lahat dyan. Oh, ketchup. Sa ating mga kabayan dyan, good morning. Good morning, good morning. Dito na naman ako sa inyong harapan. Ano yung ulam ko? Pambansang ulam Indomie. Dami pala ng kanin, kuha ko ng kanin. Pambansang ulam dito sa ano, Middle East. Indomie at saka ano, alam niyo na yung itlog at saka manok. Itlog at saka manok kung dito kayo sa Saudi Arabia, Middle East. Itlog at manok. Siyempre, meron akong tuyo dito guys. Salted fish. Meron akong tuyo. Kasi yung nakaraan, punta kami ng ano. Pumunta kami ng market, di ba? Pinoy market. Lord, salamat sa places. Ito ko magpapagawin ko. Tara, kaya. Alam ko guys, yung pancit canton na to isa, yung sebe is pang snack lang. Yung sa amin is ulam na to. Di ba? Ulam na to ulam. Hindi na to snack sa amin. Matigas mo na. Matigas yung tuyo. Sana ba tayo kagahapon mga ketchup? Yung ano natin, continue natin yung sorry. Ando na tayo sa ano, tawag nito. Dun sa homestick, di ba? Di ba yung iba? Hindi nila kaya ma-handle yung homesick nila, di ba yung iba nagpapakamatay. Kaya, pag mag-abroad kayo, kung may plano kayong mag-abroad, dapat may baon kayo lahat na ano, isang damakmak na ano, taon to. Isang damakmak na pasensya at ano, determinasyon at maging matatag sa sarili dahil hindi biro ang isang ano, ang isang buhay OFW. Yung iba mas swerte na yung iba kasi naka amo sila ng mabait, di ba?
Swerte-swerte lang din. Hindi sila nakabird. Yung iba, yung tiyara. Hindi makalad. Kaya yung iba, maghahanap na lang ng, ano, ng libangan sa sarili. Yung iba, gumagamit na lang ng, ano, ng TikTok, di ba? Para na silang baliw, para lang mawala yung lungkot at homesick. Gagawa sila ng paraan para labanan yun. Kaya kayo ng mga anak o ina nyo, huwag nyo lang kamustahin yung nanay o anak nyo na kung doon na yung malapit ng sahuran, doon nyo lang sila kakamustahin. Kamustahin nyo sila lagi araw-araw. Kumain ka na ba? Okay lang ba dyan? Kasi yan lang yung tawag ito. Kasi dyan lang sila kumukuha ng ano, ng lakas araw-araw yung mga yung pinakumusta sila, kung okay lang ba sila. Hindi yung kakamustahin nyo lang pag may kailangan kayo. Masi ba yun? Sala? Hindi ba? Yung iba, kakamustahin lang pag may sarya, pag may kailangan, pag malapit yung sahuran. Kamustahin nyo sila lagi araw-araw. Kasi dyan sila kumukuha ng lakas sa pagpamumusta nyo. Hindi man nila sasabihin na hindi sila okay, pero ang sasabihin nila sa inyo is okay lang kami dito, okay lang ako dito, di ba? Yun yung naging mindset na sa mindset lagi. Ano yung isang wife double yun? Kahit mahirap na, sobrang pagod na, hindi kayo makarinig sa kanila na ayoko na, pagod na ako. Hindi. Alam mo yung iiyak, iiyak yun sila sa likod ng kamera. Yan yung reality. Kaya kamusta nyo yung nanay nyo lagi araw-araw? O yung anak nyo? O yung asawa nyo? Kung sino man?
Kaya di ako magsasawang magsasabi sa mga OFW, especially yung mga ano, especially yung mga tawag dito sa Saudi, kadama yun sa atin is ano, katabang, katulong kabaga. Di ako magsasawang magsasabing sobrang ano ko, sa saludo ako sa kanila. Kasi napakatatag nila. Napakatibay nila. Manghang. Ang tigas ng tuyo. Ang tanggal yung braces ko.
Yan, dami-dami kasi tayo din ngayon. Bakbakan. Luluhin siya po nga. Ang tigas ang buyo. God bless everyone. Keep safe.